Lalabas na ako ng sama ng loob about nun sa mga rising vlogger ngayon na maraming influencer na makikita ka nag-upload sa Facebook, nag-upload sa YouTube, nag-upload sa lahat ng social media platform. Siguro kaya din ako naririto kasi naapektuhan din ako, na-influensyahan din ako ng mga vlogger, ng mga YouTuber na nag-upload sa YouTube. Kaya may hiyain ako kahit maalam magsalita sa harap ng camera, kahit hindi ako maalam magawa ng vlog kung ano yung content na gagawin ko. At gusto ko lamang labanan yung mga tao na nag-upload Facebook ng mga trash content sa YouTube, trash content sa Instagram, trash content sa Facebook. Alam mo yung mga challenge na ginagawa nila na halos ipakita na ang kanilang katawan. Sabihin na yung mga malalaswang salita. Sabihin na yung mga nagmumura sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram, sa Twitter para lang makagain ng views, para lang makagain ng audience. At teka lang ha, ito pang mas nakakahigla sa kanila. Kung sino pa yung mga basura na content, sila pa yung mga maraming viewers, sila pa yung maraming subscriber, di ba? Kasi dapat bilang influencer, ang nai-influence mo sa ibang tao ay good influencer, ang dapat nai-influence mo sa ibang tao ay yung makapagbo-boost ng kanyang espiritu, makapagbo-boost ng kanyang confidence, makapagbo-boost ng kanyang pagkatao. Kasi we are responsible sa mga bagay na ginagawa natin, ina-upload natin sa YouTube, sa Facebook, at sa Instagram, sa Twitter. Nakaka-apekto tayo, nakaka-influence at pumapasok sa ating isip. Don't upload just for view. Don't upload just for money. Mag-upload tayo ng mga great content na makakatulong sa ating kapwa. Na makakatulong para maging mabuting tao followers natin. Okay? Pero yung mga trash, basura lang yan. Napakaraming basura sa YouTube. Napakaraming basura sa Facebook. Napakadami. Nai-entertain ka, tama. Masaya, nakaka-entertain. Pero, may kasabihan. Pag basura ang pumasok sa iyong isipan, tandaan mo, basura din nalalabas sa iyong isipan. Kaya, be careful. Okay na pinapapasok natin. I-filter natin kung ano yung mga bagay na dapat natin papasokin sa ating isip. Filter natin kung ano yung mga bagay na dapat nating panood. Especially sa mga anak mo, especially sa kapatid mo, sa magulang mo, maging sa sarili mo, i-filter mo. I-filter mo lahat ng dapat na pinapanood mo. Hindi porke masaya, tama. Hindi porke maraming view, tama. Hindi porke maraming subscriber, tama ang kanyang ina-upload. Kaya, be careful, kapatid. I challenge you. Stop watching trash content. Mga basurang content, iwasan mo na. Tigilan mo na.